isa sa mga dapat nating pag-usapan pa ay ang sahod. Mahalaga yan, syempre, for economic reason, ano? Napakahalaga na matukoy natin yung average income dito sa Canada entirely. At pag-uusapan natin yan maya-maya. At isa-isahin natin per province dahil nagpalabas na ng listahan ang ESDC o economic o social economic development ng Canada. At mahalaga sa pagdetermina ng sahod ng mga foreign workers na paparating, nag-a-apply, basihan nyo yan syempre. Kung kikita ba kayo o hindi, mahalaga yan, di ba? Kapag nagpa-plano tayo na makarating sa ibang bansa. At mahalaga rin na matukoy natin yung annual average income dito sa Canada. Ang pag-uusapan natin is more on average income. Ano po? When we say average income, ay pagsasama-samahin natin yung lahat ng sahod entirely, and then titignan natin ano yung average from the word average divided by into number of workers na kasama doon sa pagdetermina o sa pagko-compute natin. At mahalaga rin ito sapagkat sa decision making ninyo as family, sa mga international students, sa mga foreign workers na nagbabalak na makarating dito sa Canada, napakahalaga talaga na you have to determine na yung factor ng pera, syempre. Hindi naman natin sinasabi na na pinakamahalaga ng pera. May ilan sa inyo na nagtatanong kung about sa environment, about sa, syempre, doon sa close family relatives, mahalaga din yon. And kung titignan natin, maraming factor, no? Isa lamang yung sahod o yung salapi, sapagkat sa mahabang panahon, ito yung magdedetermina sa atin din na when we say pangkabuhayan, ano? So mahalaga na makita natin yon at tignan natin yung ano ba ang impact nito sa inyo ng mga foreign workers sa atin, ng mga foreign workers. At hindi natin sinasabi na ito na talaga yung sasahurin mo pagdating mo dito sa Canada. But this is only an average. When we say average, sabi ko nga, kung halimbawa may dalawang worker dito sa Canada, pagsasamahin natin yung kanilang average and then we will divide it into two, that will become the average salary. Ibig sabihin, this is the median. Pagsasama-samahin natin lahat and then irarank natin ito according to laki ng sahod hanggang sa baba, and then kukunin natin yung middle part. So sa middle part, ibig sabihin that is the median or the middle average salary or RD dito sa Canada as a whole. So napakahalaga na matukoy natin ito. At least you have the basis na ang average income pala per hour dito sa Canada ay madedetermina natin sa pamamagitan ng pagkakalkula. So mahalaga din ito sa pag-determine ng sahod ninyo pagdating ninyo dito sa Canada, dahil ito ang seset ng inyong sahod pagdating ng araw na kayo ay makarating dito, batay sa contract o doon sa job offer letter ninyo na napipirmahan ninyo kung agree ba kayo sa per hour ninyo o hindi between you and your employer. So napakahalaga nun. So kami noon, ang average salary or average income salary namin ay nasa $10, pero ngayon malaki na ang pagbabago, malaki na, marami ng increase or increases ang nangyari. Kaya we can say na talagang malaki na rin ang sa sinasahod o per hour kung tawagin natin, no? Dito sa Canada. At ng araw na ito na yung magiging basehan ninyo o ng sahod ninyo per hour, no? So hindi ito yung hourly salary. Iba yung hourly salary sa average median salary or hour or median salary per hour or median wage. Magkakaiba po yun, ano? Ang tinutukoy natin dito, ulitin ko lamang po, it's the median average salary. Median, nasa middle. Ibig sabihin, pangkaraniwang sahod
dito sa Canada, across Canada. So isa-isahin natin yung mga sahod o pasahod, median. Nakakatuwa ito kasi napakalaki ng increase ngayong taon. Sana ay nandito kayo sa median average man lang pagdating nyo dito sa Canada. So let's jump into our computer at idedetermine natin ano yung average sa median salary. So let's jump into it. This is for the median wage for temporary foreign worker program, median average per hour. Ito po ay presented by Ms. Kamal Deep Singh ng Immigration News Canada. At yan po ang ating pag-uusapan. So, ang sabi po dito, Employment and Social Development Canada or ESDC has updated the median hourly wage for temporary foreign worker program, which will come into effect on 31st of May 2023. The provincial or territorial median hourly pay determines if the job is being offered at the higher pay or lower pay in comparison to the median hourly wage. So tulad po ng sinabi natin kanina, ito ang magdidetermina kung yung pasasahod sa'yo ay nasa above median po ba o nasa lower median. Ngayon, para malinawan po tayo, sabi po ng salary.com sa kanilang tanong na how is median salary calculated? You can calculate the median base salary by arranging the salaries for a group of employees in descending order and locating the salary that represents the midpoint of the distribution. 50% of the salaries are less than median and 50% of the salaries are greater than median. So nangahulugan po na kinalculate ng ESDC yung salary descending mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa based from the distribution at kinuha po yung tinatawag nating midpoint. At yung midpoint, ito na po ngayon yung tinatawag nating median salary. So yung median salary ang magdidetermina ngayon kung nandun ka ba sa tamang bracket ng pagpapasahod dito sa Canada. Kaya dapat alam mo yung median salary dito sa Canada, baka mamaya bigyan ka ng employer mo ng masyadong mababang pasahod. So logika naman, di po ba? Kaya mahalaga na i-determine yung median salary. So ibig sabihin po nito, hindi ito yung actual salary per hour ng isang nagtatrabaho dito sa Canada, but this is average median. So isa-isahin po natin yung ating mga median salaries per province. So sabi po dito, province-wise median hourly wage for temporary foreign worker program effective May 31st. Ayon po dito sa rubrics natin, ang median salary ngayon sa Alberta pagkatapos po ng May 31 ay 28.85. Sa British Columbia naman po ay 27.50. Sa Manitoba, 23.94. Sa New Brunswick ay $23. Sa Newfoundland and Labrador ay $25. Sa Northwest Territories naman po ay $38. Sa Nova Scotia ay $22.97. Sa Nunavut naman po ay $35.90. Sa Ontario ay $27. Sa Prince Edward Island ay $22.50. Sa Quebec naman po ay $26. Sa Saskatchewan po ay $26.22. And sa Yukon naman po ay $35. So ibig sabihin, ito po ang average na kinikita ng isang mamamayan batay po sa median average ng ESDC sa bawat oras. So, per hour po ito. So yun po ang ibig sabihin niya. So at least kung halimbawa mag-a-apply ka po sa Saskatchewan, let's say, kung ang pinapasahod sa'yo ay $10 at yun ang nasa kontrata mo, medyo balikan niyo po ito para na sa ganun to determine na ang median average na ngayon ay 26.22 pagdating po ngayong na May 2023. So yan po ang ibig sabihin niyan. Pero hindi po nangangahulugan na ibibigay sa inyo ang per hour na $26. So ibig sabihin po dito sa Saskatchewan, nasa midpoint po ng mga tao, ibig sabihin karaniwan sa gitna ng mga tao nang tatrabaho dito ay sumasahod ng $26.22 per hour. So kung mababa, let's say $20, $15 hanggang let's say more than $26, nasa bracket po rin po kayo ng either 50% lesser or 50% higher. So yun lang po ang ibig sabihin niyan. Kaya dapat balik-balikan niyo po yung median hourly wage dito sa Canada. At lagi po ito nagbabago, pag-aralan niyo po mabuti.
Ayan, ano, I hope sana na inspired kayo doon sa ating pag-uusap ngayong araw with regards to the median salary per hour dito sa Canada, at hopefully ay sabi ko nga nasa median, above median bracket kayo, o nasa median man lang, para na sa ganun yung pangailangan din ninyo for your family ay matupad o ma, let's say, makamit din, ano, at may extra pa, ano. At muli, maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta dito sa Rhod's Channels, at kita-kita tayo sa mga susunod. Hanggang sa muli.